Ladies, nakuha mo na ba ang kiliti ng partner mo? Alam mo ba kung saan siya nagiging masaya? Hello guys. So, ang topic natin for today, mga paraan para maging happy, masaya ang partner mong lalaki. So, kung nakaka-relate ka dito, kung ikaw na ay may karelasyon, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, so ito ating aalamin ang mga paraan, mga bagay-bagay na gawin mo para maging masaya, happy, maligaya ang partner mong lalaki. So at number one, ito yung give it. Ano ba yun? Ibigay mo daw. Ang alin? Ibigay mo yun. Yung ganun. Okay, alam mo na siguro ang tinutukoy ko. Yun yung S. Okay? So, yan ang dapat mong hindi ipinagkakait sa partner mong lalaki. Alam nyo, ang mga lalaki, mga S creatures yan. Talagang napakahalaga ang bagay na yun sa kanila. Magkarelasyon kayo, so matik na kasama na yung bagay na yon sa mga ginagawa nyo bilang magkarelasyon, di ba? So kapag ikaw ay mapagbigay, kapag ikaw ay talagang ibinibigay mo ang mga ganun sa partner mong lalaki, sigurado na super happy ang lalaki. Kapag lagi-lagi kang mapagbigay, lagi-lagi mong ibinibigay yung happiness niya, nako, siguradong mas mamahalin ka niyan, di ba? Happy na, love na love pa. So, ayan po, ang number one. Number two, ito yung words of affirmation. So, ano nga ba ito? Ito yung mga pagbibigay mo sa kanya ng mga compliments, yung appreciation mo, yung mga pagpupuri mo sa kanya. Alam nyo, ang mga lalaki talaga, natural na mataas ang ego nila, ang pride nila. So, kailangan punuan mo yon paminsan-minsan. Kapag ginawa mo yon, naku, sobrang matutuwa ang partner mong lalaki sa iyo. So, ang mga lalaki, they naturally thirst for affirmation. Ang mga affirmation na yan, yan yung mga pagpupuri mo. Sabihin mo naman na pogi ako, di ba? Sabihin mo naman na ako ay magaling. Ganun, di ba? Minsan-minsan, bulahin mo rin yung partner mong lalaki. Kahit naman hindi talaga 100% na totoo, at least nararamdaman niya na andyan ka, na na-appreciate mo yung mga ginagawa niya. Little or big, basta ipakita mo na natutuwa ka. Yung mga simpleng bagay na yan, masaya na ang lalaki. Okay? Konting bola rin paminsan-minsan, sigurado na happy siya. Okay? Number two. Number three, ito, yung support. Alam mo, ang mga lalaki, may mga pagkataon din na kailangan nila ng konting push, ng konting words of encouragement, di ba? So, bilang partner na babae, nandyan ka para suportahan siya. Suportahan mo yung mga goals niya, kung ano man yung mga gusto niyang gawin or yung ginagawa na niya, yung trabaho niya, dapat nandyan ka para bigyan mo siya ng moral na support, words of encouragement. Ipakita mo na nagke-care ka, na nandyan ka, na may concern sa kanya. Okay? Yung mga ganyang ipinapakita mo, di ba? At least, nagkakaroon siya ng inspiration sa mga ginagawa mo or sinasabi mo sa kanya. Kung alam mo na medyo bagsak yung partner mo, ipakita mo na nandyan ka para suportahan mo siya, para kalingain mo siya sa mga pagkakataon na kailangan niya ng kalinga. So, ayan po, ang number three. Number four, eto, be playful. Ito yung mga bagay-bagay na ginagawa niyo na mga light moments together, okay? Yung mga times na nagkaharutan kayo, nagtatawanan kayo, at kung ano-ano pang mga bagay-bagay na kayo ay nagbaban together. So bilang babae, pwede mo siyang itis or makipag-flirt sa kanya. Tuksuhin mo siya o kaya biru-biruin mo siya.
Basta yung tipong alam mo na napapasaya mo yung lalaki, di ba? Yung mga moments na yan minsan, yan pa nga yung tumatatak sa isipan ng lalaki eh. Yung mga ganyang mga bonding ninyo na masaya, na sobrang nagkakatawanan kayo, di ba? Mga ganyan, sobrang nagiging memorable yan, nagiging memories yan. So, yung mga ganyang quality time nyo, dapat lagi nyong ginagawa, okay? So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung learn his love language. So, ito yung mga pagpapakita ng lalaki sa kanyang pagmamahal. So, iba-iba ito sa mga galaw, sa mga kilos, sa mga pananalita, kung paano niya i-approach ang isang babae, basta magkakaiba yan. Depende sa lalaki. Since iba-iba rin ang mga lalaki, so iba-iba rin ang kanilang love language. So bilang babae, dapat alamin mo kung ano rin ang love language ng partner mong lalaki. O di ba, maaring tahimik lang yan. Pero yung pagpapakita niya ng pagmamahal niya sa iyo ay yung binibigyan ka ng regalo. O di kaya, kapag dalawa kayo, ay talagang bigla-bigla ka nalang lalambingin. So iba-iba yan. Yung iba naman, ipinagluluto pa. O kaya kung ano-anong mga sari-saring mga acts of showing his love. Di ba? Iba-iba talaga yan. Napakarami yan. At depende sa lalaki. Kapag nalaman mo na yan, edi alam mo na kung paano mo ite-take or paano mo rin susuklian yung mga moves ng partner mong lalaki. Di ba? So, ayan po ang number 5. Number 6, show interest in his hobbies. Alam nyo ang mga lalaki, halos lahat yan may mga hobbies o yung mga gustong-gusto nilang ginagawa. Noong hindi pa kayo nagkakilala, meron na yung mga paboritong ginagawa. Tulad na lang, nung basketball, sigurado yan. Mga pag-gym, mga rides, yung nagra-rides, o kaya mga games, di ba? Nandun na yon, given na yon sa mga lalaki. Dapat bilang partner, suportahan mo yung mga hobbies niya. Basta ang mga hobbies na to ay mabuti, okay? Yung hindi nakakasama at nakakaapekto sa mga pang-araw-araw na gawain, okay? So, madalas, basketball yan. Okay, payagan mo siya maglaro, magpapawis, di ba? Para healthy pa, di ba? Kapag ganun. Kadalasan, yung iba kasi, yung mga gaming, medyo may mga negative impact yan sa isang relasyon, eh. Madalas, opo, sa mga games, lalong-lalo na kapag halos yung buong oras ay nauubos na sa paglalaro. Nako, negative talaga yan sa isang relasyon. So, dapat yung mga pagsuporta mo sa hobbies niya ay dapat yung sa mga productive. Yung alam mo na mas nakakabuti sa kanya at syempre sa inyong relasyon. Okay? Yung mga bad hobbies, huwag na yun. Kailangan tanggalin na yun or limitahan yung mga hobbies na wala namang literal na kakwenta-kwenta. Nako, maraming magagalit. So, ayan po, ang number 6. Number 7, celebrate his achievements. Oh, dapat naman talaga, di ba? Whether it be small or big, i-celebrate nyo, okay? Alam mo, ang lalaki, kapag nakikita niya na nag-e-effort ka na i-celebrate yung mga achievements niya, naku, sobrang happy yan. Kahit hindi yan nagsasalita, ay talagang sobrang masaya yan sa loob-loob niya, okay? So, yung mga achievements ng partner mong lalaki, gawan mo ng paraan para kayong dalawa ay mag-celebrate sa mga ganyang mga tagumpay niya. Okay? So, ayan po, ang number 7. So, ayan po ang iilan sa mga napakaraming pwede mong gawin para maging masaya, happy ang partner mong lalaki. Okay? So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.